gagawa lang ako ng pangmalakas ng sisig. Yung sisig ng moderno, kumbaga. Yung hindi tinipid sa sangkap. Yung hindi puro sibuyas lang. Sa isang kumukulong tubig, maglalagay lang ako ng asin. Tapos ilalagay ko yung atay ng manok na gagamitin ko para sa sisig. Tapos tatanggalin ko siya pagkatapos ng 2 minuto. Susunod ko naman ng baboy. Lalagyan ko lang siya ng paminta. At konting asin na rin. At siyempre para mabango, lalagyan ko ng bawang. Tatakpan ko lang siya at papakuloyin ko siya ng 2,000 years. 2,000 years later. After 2,000 years na pagpapakulo, ito na yung kinalabasan ng baboy. Ngayon naman, ihihayon ko na yung mga atay kanina. Niready ko na nga pala yung baga. Pinahiram ko rin siya ng mantika para mabilis maluto. At dahil mas naunang naluto yung mga atay, ang baboy na lang ang natira. Hihintayin ko lang matusta yung balat ng baboy at pag natusta na, pwede na siya para chap-chapin. Ibilisan ko lang kasi wala na tayong oras. Same procedure din sa atay ng manok. At para kumapit yung sangkap, kailangan natin na lamasin yan. Lalagyan ko na siya ng sibuyas, konting asin dahil medyo matabang pa siya. At tipigan ko siya ng 10 perasong kalamansi. Maglalagay lang ang 3 kutsara mayonnaise, sahaluin ko lang siya. At siyempre itlog. Ayan, luto na siya. 2 kalamansi, tsaka chili powder. Perfect na perfect.